inaresto ang isang babae sa Naiya Terminal 3 matapos siyang mahulihan ng 500 gramo ng hinihinalang shabu. Depensa ng suspect, nasa airport siya para mag-book ng flight at pinabitbit lang daw sa kanya ang bag kung saan nakuha ang kontrabando. Makibalita tayo kay Tech Ocampo. Mag-alas 4 kaninang umaga nang pumasok sa departure gate ng Ninoy Aquino International Airport Terminal 3 ang isang babae para bumili raw ng tiket patungong Iloilo. Pero sineta siya ng mga taga-Philippine Drug Enforcement Agency NCR. Nang idaan daw sa x-ray ang bag ng babaeng kinilalang si Disa Ali Kando, nakita sa scan ang mga hinihinalang droga. Pinaamoy ang bag sa K9 unit ng PDEA at pagbukas ng bag, doon tumambat ang shabu. Yung nakahuli actually sa kanya, mayroon tayong Interagency Drug Interdiction Task Group doon sa airport na nakatuka talaga. Pag nag-i-indicate yung K9 dogs natin, doon na natin ipagpatuloy yung search na i-open na natin yung mga pinaglalagyan. Nakabalot pa ang mga sachet ng shabu ng carbon paper. May nakikita naman kami marami na dumadaan sa x-ray na dititik naman natin kahit nakabalot siya ng yung mga pinaniniwalaan nila na parang nag-i-screen at hindi na sila napapansin. Sabi ng suspect sa mga otoridad, ipinabitbit lang sa kanya ang bag. Naroon lang daw siya para mag-book ng flight patungong Iloilo. Base sa investigasyon ng PDEA, ilang beses nang bumiyahe ang babae sa domestic flights at hinala nila. Matagal niya itong ginagawa. Ito raw ang unang pagkakataon na nakahuli sila ng drug courier sa airport. Dati raw kasi, mga padala lang na may lamang illegal na droga ang nakukuha nila sa paliparan. Hindi ito ang unang pagkakataon na may nasabat na illegal na droga sa loob ng Naiya. Noong Oktubre, nasa 10 milyong pisong halaga ng mga pampalaglag at iba pang bawal na gamot mula India at Pakistan ang nasabat sa Naiya. Napag-alamang ibinabagsak daw ito sa ilang lugar, kabilang na sa Quiapo sa Maynila. Noong Agosto naman, nadiskubre sa Naiya ang 2 sapatos na pinaglagyan ng tinatayang 10 milyong pisong halaga ng heroin. Ibinalot ito sa isang klase ng plastic na mukhang swelas din ng sapatos, saka ito itinahi sa mismong swelas. Hindi pa nahahanap ang salarin. Sa rice cooker at diaper naman isinilid ang ipinuslit sanang shabu sa Naiya nitong Hunyo. Ayon sa Bureau of Customs, nagkakahalaga ito ng 1 milyong piso. Noon namang Enero, nasabat sa Naiya ang humigit kumulang 40 kilo ng hinihinalang shabu na isinilid naman sa 4 na water pump. Naipasok ang mga ito sa bansa sakay ng isang eroplano mula Hong Kong noong December 28. Naaresto rin ng customs ang consignee ng package na tumangging may kinalaman siya rito. Tech Ocampo, Nagbabalita, Pilipinas.